Hello guys, have a nice day. This is Alimutin and welcome to my channel. Okay guys, so bago natin simulan ang video vlog for today, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell button para po updated ka araw-araw sa aking mga video vlog. Kahit wala naman ito kakwenta-kwenta, basta mapanood mo lang. So, ito na yun guys. Ang susunod na video na aking gagawin ngayon ay makukuhanan nyo ng aral at matututo po kayo. So, keep watching guys and don't forget to subscribe. So, hello guys. Have a nice day and God bless po sa lahat. So, today vlog, video vlog is ito yung sinasabi ko sa post ko nung nakarang araw. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa or paano ko mag-edit ng picture, changing background, kung ano yung application yung ginagamit ko. So, ang application yung ginagamit ko dito, unang-una yung background errors. Ito po. Tapos, ang pangalawa ay ang PixArt. Ito po. Unang-una, background errors. Sunod, PixArt. So, bago tayo magsimula, i-rotate lang natin yung cellphone natin. I-rotate natin yung cellphone natin para po maganda yung panonood natin. Kasi po, naka full screen po yung video ko ngayon. So, i-rotate lang natin yung cellphone natin. So, na-rotate na ba? Or, okay. Magsisimula na po. So, ito na po. Unang-una pong gagawin natin is i-click natin yung background eraser. Unang-una natin gagamitin ay ang background eraser. So, ito na siya, background eraser. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin. Edit photo, punta ka sa gallery. Then, maghanap ka ng picture na gusto mong ialis ang background. Oh, ito. For example lang to guys, ha, para pamatutunan po natin. So, pwede natin siyang i-crop, crafting, para po hindi tayo mahirapan tanggalin yung background. So, ito na siya. So, meron po tayo makikita dito. Auto. Pwede natin siya auto. Yan. Para po mabilis yung pag-alis natin ng background. Kung may natanggal po sa parte ng katawan ninyo, for example, parte yung mga damit nyo na pwede nyo, gusto nyo ibalik, gusto nyo i-restore, ito po yung paraan. For example, ito. Itong braso ko, yon, restore lang natin. So, pwede natin siyang i-zoom. Zoom. Pagkatapos ng zoom, mag-manual na tayo. Tanggalin yung mga natitirang bakas. Yung mga natitirang parte na gusto natin ialis. So, yan. Para linisin yung mga natitirang kalat. Mga natitirang parte sa picture na gusto natin tanggalin. So, ito na yun siya. Manual lang, manual. Madali lang to guys. Ang gagamitin lang dito, manual, restore, at saka zoom. Pwede mo rin siyang i-auto kung ano. So, ito na. Yun, pwede ka mag-restore. For example, ibabalik mo yung parte na gusto mong ibalik, restore lang. Then zoom. Manual, balik ka sa manual. Tanggalin mo yung mga gusto mong tanggalin, linisin. Maganda dito kasi yung parang yung background niya, maganda eh. Merong siyang kulay na black and white. So, yan. Lilinisan. Tatanggalin yung mga natitirang bakas.
So, I hope na masusundan niyo ako, guys. So, ito na siya. Then, pwede natin siyang smooth para po yung sa gilid. Then, check lang po natin, save in PNG. Yun, papunta na yun siya sa gallery mo. So, ito na. Balik tayo sa home. Oh, tapos na yung background eraser. So, punta na tayo ngayon sa PixArt. Ang pangalawang application na ginagamit ko para po maglagay tayo ng crafting sa background natin. Yung gusto nating background. So, pwede tayong pumili ng background sa gallery natin. Kung ano yung gusto nating gagawin yung background, pwede tayo pumili. Background first, ha? For example, ito. Pwede ka mag-download sa Google Chrome ng mga background mo. So, ito na. Nakakuha na tayo ng background. So, add photo. I-add natin yung na-crafting natin kanina sa background eraser. So, ito na yun siya. Ilalagay natin. So, ito. Madali lang to, guys. Ito, almost 3 years ko natin sa ginagamit. So, tuwing may nagpapa-edit po sa akin, ito yung ginagamit ko. Tuwing gumagawa ko ng event, ganun po. So, edit text. Pwede tayo maglagay ng pangalan natin dito. Kahit anong font po meron po dito. Font size, kahit ano po. Kulay, pwede natin po. Sa susunod na video po, ilalagay ko rin po kung paano gamitin yung iba't ibang laman ng menu nito. So, ito. Yan. Meron po siyang stroke. Background po sa text. So, ito na. Pwede natin siyang gawing ganitong itsura ng ating picture. Pwede siya maging pit. Then, oh, tapos na po. So, hanggang doon na lang muna tayo, guys. So, I hope na nasundan niyo ako. So, sana po nakatulong sa inyo ang video na ito para po magkaroon kayo ng idea kung paano po mag-edit ng background. Okay, meron pa po pahabol pala. Meron pa. So, magbigay tayo ng isa pang sample. So, ito gagawin ko. Bigay tayo ng isang sample. Ito, changing background. So, ito. Changing background, add photo na yung na-crop natin. Na-crop ko na to dati eh. Nung gumagawa ako ng mga photo editing. So, ito. Ito, at saka ito. Ito yung ginagawa ko sa mga vlog ko. Yung mga photo background nagpapalit. So, I hope guys na nasusundan niyo ako. So, dadagdagan natin yung picture. So, yung check lang natin. Then, add photo. Pwede ka magdagdag ng picture kahit ilang picture po sa background mo. Yan. Madali lang po gawin. So, add, subscribe. Pwede kayo mag-download sa Google Chrome kung ano yung gusto nyo, background sa picture niya, kung ano yung maganda. So, ito po. I-add natin yung subscribe para sa channel. So, huwag niyo akong kalimutan i-subscribe, guys, para po sa susunod na aking video vlog na gagawin. So, ito na po. Tapos na.
So, I hope na magustuhan nyo guys. So, hanggang dito lang. Hanggang sa susunod na aking video. So, see you next time sa mga susunod na video. Sana po may natutunan kayo. At kung meron kayong katanungan, mag-comment lang sa baba sa aking channel or kaya sa aking Facebook account para po sa mga susunod na ating video vlog. So, see you next time guys. Thank you for watching.